Para naman po sa ating pangalawang speaker, hindi ko na po papatagalin at alam ko pong isa rin po siya sa inyong inaabangan. So for our second speaker, he is Assistant Professorial Lecturer at De La Salle University, Manila, Department of History and Senior Lecturer at the University of the Philippines, Diliman, Department of Broadcast Communication. He holds a Bachelor of Arts and Master of Arts in History and is a PhD Anthropology candidate at UP Diliman. He created the Showtime television segment used by teachers and students on YouTube to help them learn their country's history. He writes a Tuesday column named Walking History for the Manila Times. He is the most active public historian on Philippine television. He was recently named by Esquire as one of the 100 most powerful Filipinos. Let's all welcome Professor Michael Charleston Chow B. Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat, Ma'am Marbeline, oh, sa lahat ng ating mga kasama, no? Binabati ko po kayo mula dito sa Waterfront Hotel sa Lahug, Cebu. Ha? At napaganda na meron tayong ganitong teknolohiya na kahit na tayo ay magkakalayo dahil nga pandemya pa rin, eh tayo po ay nagkakasama-sama ngayong araw na ito. Ako po ba'y malinaw, Ma'am Marbeline? Malinaw ba akong naririnig? Yes po. Yan, mabuhay. Muli, ako'y bumabati sa inyo ng maligayang 32nd Library and Information Science Month dito sa pambansa pinangungunahan ito ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas na pinuno ng mga network ng mga public libraries dito sa Pilipinas. Ang tema ninyo, Aklatan at Pamana ng Bayan, ang tema nyo, I mean, dito sa ating ginagawa ngayong webinar ay tungkol sa gampani ng aklatan sa pagbuo ng kasaysayang lokal at pangmadla, no? So salamat at pinansin nyo po yung kasaysayang pangmadla. Ito po yung aking advocacy. Yan! Ayan, naglalag yung audio ko. Okay, saglit lang, no? Oo, meron tayong papatayin. Sige. Sana makatulong kasi wala, naka-remote ako eh. Oh. Sige po, so mamaya pag nag-share ako, pagpapatay na lang ako ng video para mapabilis. Oh, at sana ho eh, maliwanag na maliwanag yung ating video. Okay, so salamat at pinansin nyo po ang paksang public history o kasaysayang pangmadla. No? Ano po ba ito? Usually, pag sinabing history, history eh yung mga journal articles, no, yung mga pagpapalawak, pagpapalalim ng mga paksa ukol sa nakaraan. Of course, ang problema lang diyan ay hindi naman po kasi lahat ay maiintindihan ang ganitong klaseng material. Oh? Kailangan po may mga aklat o may mga material na magdadala nito sa madla, no, maglalapit. Huwag nating gamitin yung salitang binababa. Yung iba, yun ang ginagamit. We are bringing down history. No! Ang kasaysayan ay wala sa itaas. Ang historyador ay wala sa itaas. Ang guro ay wala sa itaas. At ang ating mga kababayan ay mabababa. Walang ganon, Mars. Walang ganon. No? Walang ganon. Ang kailangan nating ipakita ay naglalapit tayo ng kasaysayan. Yan ang kasaysayang pangmadla. At yung vision nga natin, sana dumami pa ang mga material na ito, no, madaling maabot, maintindihan ng ating mga kababayan sa wikang Filipino. Yun nun talagang ultimate dream natin sa tinatawag nating kasaysayang pangmadla. Subalit, tulad nga ng nabanggit natin, may public history, no? Maraming yan ay nagawa na sa wikang Ingles. Titignan natin ang kasaysayan na yan na kung paano ang tinatawag natin na eto na po, no, tandaran, ang hindi mapapatid na aliansa ng aklat
aklatan at kasaysayang pangmadla, no, sa Pilipinas. So, yun po ang paksa ko ngayon, no. Ano yung hindi mapapatid? Ibig sabihin, ito yung kumbaga titingnan natin ang ano ang kasaysayan ng aklat, counting background tungkol sa mga aklatan, at syempre yung kasaysayang pangmadla sa Pilipinas. Paano ito nagkakaroon ng pagtutulungan? Okay. Pagpapasensya nyo kasi may personal na kwento rin akong isasama dito. Sapagkat ang aking mga lectures ay alam nyo naman, minsan hinahaluan ko rin ng personal na kwento. So, eto na po, no? Tungayan natin. Muli, maraming salamat po sa National Library of the Philippines para po sa webinar and workshop series na ito na inanyayahan nyo kami ng aking kaibigan na si Professor Wensley Reyes. Kung kayo po ay may mga katanungan, please subscribe to my YouTube channel, Xiaochua. Follow me on my social media accounts. At ang aking mga website po, xiaochua.net at bangkanixiao.wordpress.com. Yan po ang mga website ko para sa inyong mga guro at mga librarian kung kayo ay interesado sa kasaysayan. Okay, puntahan muna natin ang kasaysayan ng mga aklat. Diba? Ano ba yung libro o aklat, di ba? Siyempre, alam natin yan. Yan yung mga pinagsama-sama mong papel. At yun ay naglalaman ng ilang impormasyon o kalaman. O, nakabind. Yan ang picture natin. Pero sa totoo lang, nung unang panahon, ayon nga sa The History of the Book in 100 Books, The Complete Story from Egypt to E-Book, no, ni Roderick Game at ni Sarah Ayad, no? Makikita ninyo na yung sinaunang aklat ay hindi talaga kung ano yung alam natin ngayon. Paano ba nag-iipon, nagtatala, recording ng impormasyon ang mga nauna sa atin sa ibang bansa? So minsan may mga artifact na makikita na mga bakal o mga buto na nilalagyan ng ilang mga simbolo na pinaniniwalaan na ito ay forma ng komunikasyon sapagkat tao lamang, ano? Ang may pamamaraan ng ganito na nakakabasa ng mga simbolo upang makabasa ng impormasyon, no? By the way, kung may problema po na ang aking audio naman at yung mga images, sabihan niyo lamang po ako para po magawa natin ang paraan. So may mga ganito, no, sa China, meron ng ganitong forma ng recording na tinatawag natin, no, sa mga maliliit na papel. No, na dati po papel 'yan. Siyempre, alam naman natin na 'yan ay gawa sa mga kahoy, no, na pinagsama sa ano, no, pinagsama-sama at pinatinupi, kumbaga, pinitpit at pinag. Pero ito makikita niyo halaman, mga halaman, papyrus, no. Pero ito po makikita niyo mga unang paraan ng pagko-communicate, pag-record ay sa mga kuweba. O ito naman yung mga kamay ng ating mga ninuno ay kanilang inimprint sa mga kuweba, kahit sa Lascaux, France, may mga drawing ng mga tinatawag nating mga hayop at mga nakikita ng mga ninuno natin noon. Doon sa tinatawag nating unang pagsulat. Oh, unang pagsulat ay hindi nagmumubang slide. Sandali lang po, no? Hindi nagmumubang slide, sayang naman. Oo. Bakit ganyan? Bakit ganoon? Bakit ganire? Okay, saglit lang po, no? So, again, this is the history of the books, no? The book, no? Makikita ninyo na may iba-ibang paraan ng ating mga ninuno sa pag-record ng kanilang mga alaala, no? At mga gustong sabihin. Ito yung tinatawag nating cuneiform ay nabuo sa Sumeria. Ito yung sinasabing oldest form of a systematic handwriting na tinatawag natin o writing system. No, cuneiform. At of course, sa Egypt, sa Ehipto, o kaya nga yan, Egypt to e-book, di ba? Sa Egypt, nasimulan ang pag-develop ng mga papyrus. No, itong aklat na ito ay tinatawag na The Book of the Dead. Ay nakasulat naman sa hieroglyphs o hieroglyphics na tinatawag natin. So sa China naman, mga bamboo shards
no, ang ginamit upang i-record itong itong sulatin na ito na may mga Chinese characters. And of course, kung titingnan naman natin ang eventually yung development ng tinatawag natin na pagkukolekta ng mga aklat na ito o ng mga impormasyon na ito, eh wala hong talaga, ang legendary po talaga dyan ay yung Library of Alexandria, o sa Egypto. O the Library of Alexandria noong panahon ng Imperyo Romano. At makikita natin diyan, ang problema lang ho diyan sa library na 'yan, no? Na pinakamalaki, sinasabing pinakamalaking lagakan. So, ang problema lang po sa library na ito, nasunog po. Nasunog. No? So, nakakalungkot po yung ganyang pangyayari sapagkat naipon po diyan yung known knowledge in the Western world at that time. Yung mga Greek at mga Roman classics na iipon dyan. Pero alam nyo po, ito naman, ano? Ito yung clarification natin. Ilan po sa mga classics, no? In fact, yung mga classics sa Greek mythology at tinatawag natin at Greek literature, bagamat nasunog yung Library of Alexandria, ito po ay naitala ng mga Arabs. Okay? Kaya mahalaga yung mga Arabs, no? Tandaan natin, ang university, the concept of the, yung academy galing sa mga Grego 'yan. Pero yung tinatawag natin na yung ang tawag dito, itong university, ito ay nanggaling sa Arab world. Oh? Kaya yung mga library ng mga Arabs, no, mga Muslim, yan po ang nag-preserve ng kaalaman. Hindi lang po sa ano, no, literatura, kundi pati sa siyensya, sa matematika, sa biology, sa anatomy. So, ano, nagpatuloy yung knowledge ng mundo, mga kaibigan. Napakaganda po ng pamanang ito, kasi 'di ba lagi nating ini-stereotype minsan pag Muslim, backward, walang hindi sila civilized, 'di ba? May mga ganong mga stereotypes sa kasaysayan dahil sa ilang batay lang sa ilang tao. Pero kung titingnan mo sa kabuuan, yung ambag ng Muslim civilization ay napakalaki po. So kaya makikita nyo, kahit yung ating mga numero, eh Hindu-Arabic numeral na tinatawag natin. Diba? So yan, ano? And of course, sa Israel at sa Egypto din, na develop yung mga scrolls, no, sa papyrus. Iniisip ko lang, ini-imagine ko lang ano na ang daming scrolls, no, at kailangan iikot mo nang iikot para matagpuan mo yung paragraph na hinahanap mo, lalo na kung yan kunwari yung mga books nga tinatawag natin sa holy scriptures ng mga Kristiyano at mga Hudyo, per book ay isang scroll yon. So the yung book of Genesis, Exodus, ganyan. At eventually nga tinawag yung Biblia. Biblia. Bakit Biblia? No, Griego yan eh. Oo. Para sa Biblios. Plural Biblia. Oo, kasi yan ay mga libro. Many books. Yun ang ibig sabihin ng Biblia, plural, Biblios singular. Many books. Oh? At eventually, yun na nga, nagkaroon ng mga iba't ibang mga codexes, na mga libro, no? Pinakamatandang known na aklat, yung tinatawag na Codex Sinaiticus at yung Codex Vaticanus, yung oldest Bible na tinatawag natin, na nasa, yung Codex Vaticanus nasa Vatican. Ano? At noong unang panahon, ay dahil yung mga books na ito, libro na yung itsura niya, pero wala akong printing noon. Wala akong printing, so ang ginagawa ko, sinusulat sa kamay. Kaya yan, yung halimbawa, itong mga scrolls ng mga books ng Biblia, ito'y na-preserve dun sa careful, no, maingat na pagsusulat, no,
ng kamay, no? So yun po, eh kaya lang kung ganyan, eh susulat mo, napakatagal gumawa ng isang kopya lang ng isang libro. 'Di ba? Tapos may mga drawing pa, mga loloy. So marami, maganda, no? Ang of course the revolution happened sa printing nung panahon ng Renaissance, doon sa sa Germany si Johannes Gutenberg ay kasi mayroon ng printing dati. Pero yung mas mabilis ang printing, yung tinatawag na movable type, yan po yung naimbento ni Johannes Gutenberg. At dahil dyan, ito nang ang nangyari. Ito yung nakakatuwa dyan. Nagkaroon ng revolusyon sa pagpapakalat ng information. Nagkaroon ng mga superstar. Kung dati, Santo Papa lang ang superstar dahil siya yung laging binabanggit ng mga tao. Eventually, mayroong naging German priest na naging superstar kasi nasabayan ng kanyang movement yung development ng printing sa Alemanya. No? Noong unang panahon, halimbawa, ang Biblia ay hindi pwedeng basahin ng sino mang tao. Mga pari lamang, klero, clergy ang pwedeng magbasa niyan. Pero eventually, nagkaroon ng translation. No? So, dati, Latin lang ang babasahin mo. Kailangan nakakaintindi ka ng Latin. Tinranslate ang Bible sa German at nagkaroon ng tinatawag na Gutenberg Bible. At talagang kumalat na intindihan yung Biblia ng iba ng mga tao, hindi na lang eksklusibo sa mga pari ng simbahang Katoliko. Kaya nangyari po, nagkaroon ng pag-aaral yung ilan sa mga nag-translate, yung ilan sa mga reformist na tinatawag natin. At eventually nga, itong si Martin Luther, nung tinignan niya yung banal na kasulatan, isang pari siya, na-realize niya na iba yung sinasabi ng Biblia doon sa mga aral noon na tinuturo ng simbahang Katolika. No? Kaya ang nangyari ay nag-post siya ng 95 theses sa dorm ng simbahan ng Wittenberg at nagkaroon ng tinatawag natin na The Reformation o yung Protestantismo, pinaprotesta ni Martin Luther yung ilan sa mga aral ng simbahang Katoliko. So, si Martin Luther, mga kaibigan, nakakatuwa ito. Dahil sa imbensyon ni Gutenberg, si Martin Luther po ay naging superstar. Sapagkat nagsulat siya ng nagsulat ng mga pamphlet, ng mga aklat, na binasa ng mas nakararaming tao. Okay? So, yun. Sana po, gumagana pa yung ating slide sa ating FB. Nung sinaunang bayan, no, pupunta naman tayo ngayon sa Pilipinas. So nabanggit ko na, no, may mga yung aklatan ng Alexandria, yung aklatang ng mga Muslim na nag-preserve ng kaalaman ng mundo, no? Ayan, tingnan natin yung mensahe, no. Oh, very good. Thank you po. Oh, yes. Mabuhay. Okay. Punta po tayo ngayon sa Islas Pilipinas, sa ating kapuluan, no? Makikita po natin itong tinatawag na Laguna Copper Plate Inscription. So, meron akong paglilinaw na gagawin tungkol sa pagsusulat dito sa Pilipinas, no? Bakit po? Kailangan liwanagin natin ito. Kasi itong tinatawag na Laguna Copper Plate Inscription, no? Yan po ay gawa sa bakal, no? Copper. At ito ay dito sinusulat at nakikita mo ancient Kawi script. So, hindi po ito baybayin, ito'y Kawi. At yung mga salita po dyan ay may halong Tagalog, Sanskrit, Malay, at iba pa. No? So, yun yung wika na ginagamit, lingua franca, nung panahon na iyon para sila ay magkaintindihan. 900 AD raw ang nakasulat na petsa at nagbayaran ng utang ang mga kingdoms ng Pila, Laguna, no, ng Medang sa Indonesia, Tondon o Kingdom of Tondo, Kingdom of Binwangan sa Bicol, yung tinatawag na ngayon na Paracali Gold Mines, at yung tinatawag natin na Puliran Kasumuran o yung tinatawag natin na Source of the Puliran or Lake, yung Laguna de Bainga na tinatawag natin, no? So yun yung makikita natin dito. Nagpapakita na may pagsulat na pag-record ng ating mga ninuno. Pero meron akong sasabihin sa inyo, no? Kailangan malinawan tayo na ang pagsulat sa panahon ng ating mga ninuno ay talagang limitado. Limitado po 'yan. Ibig sabihin,
ang nakakaalam lang na magsulat o magtala ay yung mga pinuno. Pinunong espiritual o yung pinunong bayan, yung mga datu. Pero hindi kasama dyan ang mamamayan. Dahil ang mamamayan ay oral pa din ang ginagamit. Ang mga babaylan, halimbawa, ay kapagka sila'y nagpapasa ng epiko, from one babaylan to a newer babaylan, kailangan memoriado. I-memorize nila yung mga epiko. So, yun po ang paglilinaw natin. May mga, paano ba kumukuha ng impormasyon ng mga ninuno natin? May mga umalahokan. Umalahok, hindi umalohok. No? Mali yun, umalohok. Umalahok. No? Kasi lahok. Nilalahok mo yung bayan, nilalahokan mo ka ng bayan sa balitang iyong binabalita. So, yan ang makikita natin dyan. No? Now, kaya, yung written word at yung aklat, yung pagre-record sa aklat, ayon po kay Ma'am Patricia Maybe Jurilla, papakita ko lang po ito saglit, ano? Ito po ang aklat ni Ma'am Patricia Maybe Jurilla, the story book, ayan, Essays on the History of the Book in the Philippines. Siya po ang naging teacher ko po yan nung ako po ay nag-aaral sa universidad. Siya po yung COM2 teacher ko, napagaling na guro. At siya po ang historiador ng mga aklat, ng kasaysayan ng aklat sa Pilipinas. So, ano po ang kanyang masasabi, no? Ayon sa kanyang aklat na storybook Essays on the History of the Book in the Philippines, ang mga Kastila na po talaga ang nag-introduce ng pagsulat sa mas maraming Pilipino at saka yung aklat, no? Now, ito po yung sinasabi ko, no? May mga nagsasabi ho na bakit ganun, bakit binura yung pagsulat ng Pilipino at ipinakilala yung Roman alphabet. Pero ito po yung sasabihin ko. Dahil kakaunti o limitado ang nakakapagsulat, ibig sabihin po nito, ibig sabihin, yung pong pagtuturo, yung pong nung taturuan po ng Roman alphabet, ang mga Indio na tawag ng mga Kastila, no? Aba ay ano, no? Naging yun na yung natutuhan nilang pagsusulat. Dahil dati silang oral people. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na, bagamat mahalaga yung baybayin, hindi mo pwedeng i-claim na ito ay naging widespread among the populace. Kaya sa totoo lang, unang nakapagsulat ay yung ano, in fact, ito sinasabi, binura nga ba? Alam nyo ba, in-attempt talaga ng mga Kastila na isama pa rin yung baybayin sa sistema. Tandaan nyo, no? May mga dokumento ng baybayin na yung mga datu, dahil sila yung nakakapagsulat ng baybayin, ay pinagsulat ng mga dokumento ng lupa, kung ano-ano, no? Pagbibenta, at ito'y nakalagak sa UST. Ibig sabihin, kinilala ng Espanyol ang baybayin. Pero dahil nga hindi naman talaga nagsusulat yung maraming Pilipino, ang una nilang pagsusulat ay yung tinuro ng mga Kastila. At ito nga yung abece. Abecedario. Abece. ABC. O magiging abakada. Okay? So, yun po, no? Isa pong sa kasaysayan ng aklat, isa sa mga manuskrito o manuscript na aklat na ginawa ay isang report na ginawa ni Gomez Perez Dasmariñas. Gomez Perez Dasmariñas. At ito po yung eventually tinawag na Boxer Codex. Okay, dahil siya po ay nabili ni Professor Charles Boxer at ngayon po ay nasa Lilly Library, naka-preserve doon sa Chicago. So, ito pong napakalagang Boxer Codex sapagkat sa Boxer Codex may mga teksto dinidescribe yung iba't ibang grupo ng Pilipino. Subalit, eto masaya dyan, may mga drawing. May mga dibuho na pinapakita kung ano ang itsura ng ating mga ninuno. At ito'y nagpapatunay na hindi sila bobo. Sila'y may kultura. Sila'y nagsusuot ng ginto. Merong mga iba't ibang mga abubot. Sila'y nagsusuot ng magagarang damit. Seda na mula sa China. Ano? So, yan pong makikita natin. Mga Tagalog, mga Bisaya, at marami pang iba. So, yan. Makukuha nyo yan. Masa isang aklat, yung Boxer Codex.
ng Bibal Group na tinatawag natin. So, ang mga Kastila, yung nag-introduce nung tinatawag na silograph, no? Doon sa tinatawag natin na pagpiprint para magkaroon ng imprenta, no? At isa na nga sa pinakaunang imprenta na ginawa, pinakaunang aklat. Ang pinakaunang aklat actually, yung doktrina Kristiyana, hindi sa wikang lengwa Tagala, yung Chinese. Sa lengwa China, ito po yung pinakaunang aklat na nilimbag sa Pilipinas. Yung doktrina Kristiyana and lengwa China. Okay? At eventually nga, ito na nga, no? Nagkaroon na nung doktrina Kristiyana. Ito yung sinasabi ni Sir Ambet Ocampo na kinokorekt niya tayo na may mga pagkakamali tayo na one of the first books, yes. Pero mas nauna ang Shilo kesa sa doktrina Kristiyana. Yung Shilo nga, ito nga yung doktrina Kristiyana in lengwa China. Okay? So, yun po, no? Yan ang makikita natin dyan. Makikita natin na nung 1593, itinatag yung tinatawag, 1593, makikita nyo yan, no? Doktrina Kristiyana in lengwa Espanyola y Tagala. Ito po yung inimprenta ng Orden de Santo Domingo in Manila, 1593. So, yan po ang actually founding of what we call the UST Press. No? Yung press ng Universidad ng Santo Tomas. The oldest press in the Philippines. Mga Dominicano po ang nagpatakbo niyan. Isa pong naturuan, kasi tandaan natin, yung mga unang printers, no? Of course, dinala nila dito, pero ang mga nag-supervise niyan, mga Chinese, mga Chino, no? At isa sa kanilang mga naturuan na mag-imprenta ay itong tinatawag na si Tomas Pinpin. Sabi nila, siya po ay Filipino with Chinese descent sa kanyang apelido. So si Tomas Pinpin ay ang unang Indio o Pilipino na naglimbag. At ito yung isa sa kanyang mga nilimbag. Yung Vocabulario de Lengua Tagala, no? Ni Pedro de San Buenaventura, no? So, kung titingnan niyo po, ito ang maganda diyan, no? Di ba, minsan masama yung tingin natin sa mga praile dahil sa mga nobela ni Rizal. Of course, alam natin may mga abusadong praile talaga. Totoo naman 'yon. Pero marami ding praile ang actually nakatulong upang i-preserve ang ating language. Dahil sa hindi nila tayo tinuro ang mga stila. Kasi ang sabi nila, hindi ang Indio ang mag-a-adjust. Kami ang mag-a-adjust. Mas konti kaming mga praile, kami na lang ang matututo ng wika nila. Alam nyo ba yan? Nag-produce sila ng mga diksyonaryo, ng mga aklat, na na-preserve yung ating mga wika. Mula Tagalog, Kapampangan, Bisaya, no? At ganun din ang nagkaroon ng mga prayer book. So na-preserve yung wika natin, no? So minsan sinasabi natin na binura nila yung wika natin, pero sa totoo lang, mas binura ng mga Amerikano ang wika natin kasi tinuruan nila tayo ng Ingles. Diba? Ang mga Kastila pinanatili actually yung wika natin at na-preserve pa by recording it. Oh? So yan, ano? At may mga prayer book. Ito nga ang lumang 1760. Ito pa ay ano, no? Ay ito pa ay inialay sa pasyon ni Yesu Kristong Panginoon natin na tula, no? At ano, ito pasyon nito, no? At ano, no? Ibinibigay din sa kataas-taasang poong Jesus Nazareno. Oh, noon pa man may Jesus Nazareno na, yan ang ebidensya diyan. So kung hindi ginawa yan ng mga prailing Espanyol, paano na, 'di ba? Gayun din pinreserve din nila yung hindi natin naisulat na kasaysayan. So may mga relasyon o pagkukwento, kaya relasyon, hindi yung relasyon na, no? Hindi yung mga jowa-jowa, no? Iba 'yon. Kundi may relasyon. Relasyon, ibig sabihin pagkukwento de las Islas Filipinas ni Pedro Chirino. Oo. At yung Conquistas de las Islas Filipinas ni Gaspar de San Agustin. Ayan, no? So yan po 'yon. Kinekwento nila yung kasaysayan natin. Of course, in their own perspective. Ang gagawin na lang natin yan, pag binasa natin yan, tanggalin natin yung perspective nila, pero yung datos kunin nyo kasi yun ang mahalaga. Yung mga biases nila, tanggalin ninyo. Apo. Mga akla. Mga akla. Check nyo kung naka-mute kayo o hindi. Ha? Okay, sige.
Isa sa magandang aklat na ginawa o manuskrito ng aklat ay yung History of the Visayan People, yung Historia de las Islas e Indios de Visayas ni Fray Ignacio Francisco Alsina. Kung hindi dahil kay Padre Alsina, hindi natin malalaman yung pamumuhay ng mga Bisaya. Mm-hmm. Yes, Mother? Yes? Yes. Yes, Mother, yes. Ibenta ka ng burger. Yes. True. Tutor daw. Okay. Yes, so, burger. Na record. Buti nakaligtas ka sa ano dyan. Oo. Salamat po. Pasan. Thank you. Sa magpapalan, Texas. Pamuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Kapatch mo ba sila Kimberly Habor? Hindi. Hindi ko siya kilala eh. I don't kasi know them. Hindi sila pumapasok. Sayang. Oras kasi ng klase yata. Oo. Right? Yun lang si ate lang. Talaga? Tutor, anong oras? Wala nga pa yun. Yan. Salamat po. Alright. Mabuhay! Okay, so nagbabalik po tayo. Hindi natin makikita yung pamumuhay, mga epiko ng ating mga Bisaya, no, na mga ninuno. No? Pati yung kanilang mga kaayusang panlipunan, talagang na-describe niya in detail. So, yan ang papel ng aklat sa Pilipinas. Yung paggawa ng aklat, pagsusulat ng aklat, paglilimbag ng aklat, una, ipunin ng mga kwento at kultura natin, ma-preserve. No? Para siyang time capsule. Parang sabi ko nga nung bata ako, books can make you go back in time without time machine. Oh, yan, naisip ko yung quotation na yan nung bata ako. 1994, kundi ako nagkakamali. No? O mas maaga pa. No? At ito rin ang ginawa ng mga ano, no? Yung sakramento ay isinalin sa wikang Tagalog at ginagamit nga ng mga praile. Nagkaroon ng manual Tagalog, bilingual. Mayroong mga katanungan, halimbawa sa kasalan, sa kumpisalan, sa wikang Tagalog, at yung kabila naman ay wikang Espanyol. So, again, no? Ang aklat ay ginawang civilizing tool ng mga praile upang mahikayat ang mga Indio na maging manatiling Katoliko, manalangin, magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, sa Deus. Oo. So, yun po ang makikita natin dyan. So, makikita nyo, meron po tayong mga simbolong magaganda dito, no? Nandyan na Rosario, nandyan yung mga batang Indio, nandyan yung mga praile, at hawak ng praile, ano? Aklat! Libro! Mga kaibigan, so, isa sa mga magagandang library noon ay yung Augustinian Library. Yung library ng mga Agustino sa Intramuros. Sa kasamaang palad, nakakalungkot mang isipin, nung mga British, sinakop tayo, no? Nung 1700s, itong mga loko-loko, ninakawan ng mga magagandang aklat. Kundi ako nagkakamali, I can be wrong. Isa sa mga nanakaw nga nila dyan, yung tinatawag natin na Boxer Codex. I can be wrong, please check that. Pero naniniwala ko dyan yan nakuha dahil yung pag nanakaw ng mga British, ang daming mga artifacts, mapa, mga aklat, no, na dinala mula sa Pilipinas na nandoon sa British Library. British Museum Library na tinatawag natin. So dahil ang mga naging colonial powers sila, iniipon nila yung kanilang mga conquest sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga aklat mula sa kanilang mga nasakop na bansa. Ninakaw nila yan. Ninakaw nila yan mula sa Maynila. Kaya tinatawag yan yung pagdating ng mga British, the loot of Manila. Now, naumabas din mula sa mga Augustinians ang isang napagandang libro. Isang libro ng mga ginuhit na mga halaman, plants, and zombies. No? Ah, sorry.
plants and flowers sa Pilipinas, doon po dito sa tinatawag natin na Flora de Filipinas. Flora de Filipinas, napakagandang aklat po niyan. No? At tinuturing na treasure of the Catholic Church sa Vatican City. No? Na sinulat ng isang Agustinian na si Father Ramon Blanco, isang botanist, OSA, Orden de San Agustin, na siyang nag-aral ng mga halaman na ito. Tapos nagtanim siya doon sa garden niya sa San Agustin at pinapadrawing niya ang mga Pilipino o Indio na mga artist doon sa tinatawag natin na mga halaman na yan. Isa rin magandang koleksyon, mga kaibigan, talagang napagandang koleksyon, ay itong UST collection o yung library ng UST. Oh, kasi alam nyo, sabi nila, yung UST daw, di ba, si Rizal, siniraan niya yung UST. Sinabi niya na yung UST daw, backward daw, hindi daw tinuturo yung makabago sa siyensya. Pero nakakatuwa, pag tinignan mo yung mga aklat sa UST collection, no, nung ito'y nilabas nila dun sa exhibit ng Lumina Pandit. Kaya nangyari po dyan, talagang nagulat ang mga tao kasi nandun yung mga latest sa siyensya nung panahon na iyon, ng 1700s, 1600s, nandun yung mga aklat na yon. At ang seed donation ay, kung hindi ako nagkakamali, sino nga ba ito? Nakalimutan ko. Alam ko si Martin Derrada eh. Nako, I have to check that. No? Nakalimutan ko lang. Pero ang seed dyan, ng UST collection na yan, ang seed money dyan ay si Martin Derrada. Oh, ano yun eh, sundalo yun na naging pare. Oh, na Espanyol. Conquistador. So, yan ang makikita natin dito, no? Sige, tuloy natin yung ating kwento. No? So, UST Press, no? UST Library sa aklatan sa Pilipinas ay talagang ano, no? Matindi. Now, nabanggit ko na yung Biblia ay hindi talaga itinuro yan sa mga Pilipino. I mean, hindi siya pinabasa, no? Sa mga Pilipino. Hindi siya pinabasa. So, ang nangyari dyan, ang kwento ni Kristo sa ibang forma o ibang aklat itinuro. At sa totoo lang, nakakatuwang isipin, isang Indio po ang nagsulat. Hindi isang Espanyol, ha? Isang Indio. At hindi siya pare. Isa siyang utos sa ano, no? Indio na nagtatrabaho sa printing press ng mga Isuita. Ang pangalan niya ay Gaspar Aquino de Belen. At gumawa siya ng patulang buhay ni Jesucristo, ang mahal na pasyon ni Jesucristo, ang Panginoon natin, natula. Na eventually, inedit ni Mariano Pilapil doon sa tinatawag nating pasyong mahal ni Jesucristo, ang Panginoon natin. Oh? So, tingnan niyo pong mabuti yan. No? Tinuloy ng mga matatandang babae, ng mga kababaihan natin, yung ginagawa ng mga babaylan na pag-chant, no? Ng mahahabang tula. Bilang pamangal sa mga bayani, ngayon ang bayaning pinapamangalan ay ang pasyon, no? Paghihirap at kabayanihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So sinasabing ang aklat na ito ay napaka-importante sa kaisipang Pilipino sapagkat makikita ninyo naging naging parang inspirasyon nito sa iba pang forma ng tula, no? Nakakaibat ng Semana Santa. O ibang forma ng pagtatanghal tulad ng senakulo, no? Senakulo tulad nitong senakulo ng Malibay na mahigit 100 taon ng isinasagawa every year sa Malibay Pasay. At sinabi nga ni Reynaldo Climeña Ileto, isang historiador, sa kanyang malaganap na aklat na Passion and Revolution, itong kwento ni Kristo at yung naratibo ng buhay ni Kristo at yung mga tinuturo ni Kristo, no? Liwanag, dilim, liwanag. Si Kristo'y nabuhay, namatay, nabuhay, namaguli. Ay sinasabi ni Reynaldo Ileto na ito rin nakita ng bayan ang kwento ng kanyang ang kwento nila sa buhay ni Jesucristo. No? Na tayo noon ay mayaman. Dumating ang mga Kastila at nagkaroon ng kadiliman at pangapi. At ang ating inaasahan ay ang ating paglayang muli. So laging may redemption, may pag-asa. May pag-asa, importante. So ang ibinigay ng aklat na pasyong mahal sa mga Pilipino ay pag-asa. Ay pag-asa na
sa kanilang pagkakasakit, sila'y gagaling. No? Tulad ni Kristo na namatay, nabuhay na maguli. No? Na mula sa pangapi, pwedeng magkaroon ng kalayaan. No? At naging inspirasyon ng mga maghihimagsik. Itong tinatawag natin na pasyon. Gayon din ang mga sinulat ng isang pakatang Tagalog na nagngangalang Francisco Baltasar na kilala bilang Balagtas. Oh? Yung kanyang Florati at Laura na isang mahabang tula ay nagpapakita hindi lamang ng isang kwento sa kaharian ng Albania kundi ang kwento ng bayan kung saan sinabi niyang sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Tagaling at bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat bigati. Minemorize po ni Apolinario Mabini ang buong Florante at Laura. Kaya nung sinabi sa kanya ng isang Amerikano na wala daw kulturang Pilipino, walang literaturang Pilipino, sinulat ni Mabini ang Florante at Laura mula sa kanyang utak. Ha? At ibinigay ito sa Amerikano. Nang magtapos ang galleon trade at nawala ang monopolyo ng mga Espanyol at Chino sa ekonomiyang Pilipino, pumasok ang mga dayuhan. Oh, ang mga British, ang mga French, ang mga Germans, at nagkaroon ng pagkakataon ng ilang mga Pilipino na maging middlemen o makanegosyo ang mga ito. At pagdating ng panahon, yumaman sila at ang kanilang mga anak ay pumasok sa mga universidad. Makikita nyo dito ang dalawang klaseng estudyante sa pamantasang Espanyol o sa high school, kolehiyo. Pag sinabing kolehiyo, high school 'yon. Ang universidad nila UST, 'no? So itong kolehiyo o high school, 'no? Meron ng maputing estudyante na dati mga Espanyol lang nakapag-aral at yung ilang mga swerteng mga kapampangan dahil sila ay sumama sa mga Espanyol. At itong tinatawag natin na brown o kayumangging tao na narito. Ibig sabihin, yung mga Pilipino ay nagkaroon na ng pagkakataon na maging mga edukado. At sila ay nakahawak ng mga libro sa mga aklata ng mga pamantasang Universidad ng Santo Tomas, no? Doon sa kolehiyo ng doon sa Ateneo de Manila na high school din at yung Kolehiyo de San Juan de Letran na high school din. O, na pinatatakbo ng mga pare. No? UST ay Dominican, Jesuit ang Ateneo, Dominican din ang Letran. No? Sa mga panahon na yan, 1800s, iira lang isang Spanish newspaperman na ang pangalan ay Jose Felipe del Pan. Pero itong Espanyol na ito ay napakagaling. Sapagkat siya po ay naniniwala, minahal na rin niya ang Pilipinas at gumawa siya ng mga kasaysayan at mga libro tungkol sa Pilipinas. No? At sinabi niya, pagdating ng panahon, dapat ang mga Pilipino na mismo ang susulat ng kanilang kasaysayan, ng kanilang kwento, no? Sa kanilang pananaw. Yun ang sinabi ni Jose Felipe del Pan. So, lalabas itong mga ilustrado na ito, pupunta sa ibang bansa, mangangampanya para sa pagbabago ng Pilipinas dahil yung kolonya ay nagpapaigting yung hindi pagkakapantay-pantay o yung walang pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kaya yung mga katulad ni Jose Rizal, Marcelo Del Pilar, Mariano Ponce at Jaime de Vera ay sumulat sa mga periodiko ukol sa kasaysayan ng Pilipinas. So ito na yung makikita ninyo na nagsisimula na. Na hindi ba yung kasaysayan ni Jesucristo, kasaysayan din 'yon. 'Di ba? Yung mula sa mga babaylan, 'di ba? Na isulat yung mga kwento ng mga praile ng epiko ng ating mga ninuno. So dito makikita natin, palalaganapin ito nung mga ilustrado. Pag-aaralan ito ng mga katulad ni Isabelo de los Reyes na susulat ng El Folklore Filipino at ng La Historia de Ilocos. Makikita ninyo na palalaganapin ng mga propagandista hindi lang yung mga political na kasulatan o sulatin kundi yung ating kasaysayan. Diyan na magsisimula ang Filipino public history. Kaya si Mariano Ponce
si Mariano Ponce, isa siya, at si Jose Rizal, isa siya sila sa tinutukoy ko na pioneer Filipino public historians. Oh? Bakit? Oh? Hindi lang naman yung Noli Metangere at El Filibusterismo ang ginawa ni Jose Rizal. Diba? Gumawa din siya ng Sucesos de las Islas Pilipinas. Gumawa din siya ng anotasyon na ginawa niyang aklat, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Na nagpapakita nung tatlong bahagi, tripartite view of Philippine history, sabi ni Seyo Salazar. Yung sinabi ni Ray Ileto na liwanag, dilim, liwanag ang buhay ni Yesu Cristo. Liwanag, dilim, liwanag. Yun din ang tripartite view of Philippine history. No? At ito yung makikita natin dyan na pinakita ng mga, ano, no, sinasabi kasi ng mga Spanyol, bipartite. Bago kami dumating, mga obobs kayo. Nung dumating kami, nagkaroon kayo ng kaliwanagan. Kasi sinasabi ni Rizal, hindi. Hindi totoo yan. Ayon sa mga kronika ng mismong mga praile at ng mga Spanyol, no, may kultura ang mga Pilipino. No? Meron silang mga kultura ayon mismo sa mga aklat at kasulatan ng mga Spanyol. Na kaso nasa Espanya ang mga ito. Nasa ibang bansa ang mga ito. At kinailangan nilang puntahan doon upang isulat at ipalaganap ang mga kwentong yan. Na kung tutusin, eto na nga. Ano ba ang papel ng kasaysayan? Oh? Ano ang papel ng kasaysayan? Oh? Tandaan natin eto. Ang magandang papel ng kasaysayan sa ating bayan. Maliban sa ito yung mga salaysay na may saysay. Na dati ang mga kwento ng babaylan, yan ang kasaysayan. Ito yung hindi maintindihan ng ilan. Ginagamit ang kasaysayan para pag-away-awayin ng Pilipino. Ginagamit ang kasaysayan para pagwatak-watakin tayo. Pero pag tinignan natin ang mga babaylan, kapag sila'y nagkukwento ng mga epiko, ng mga salaysay na may saysay, pag sinachat nila ang mga epiko at mga mito, at nakikinig ang mga Pilipino, ano ang makikita natin? Makikita natin na pinagkakaisa, pinagbubuklod-buklod, pinagbubuklod-buklod ng babaylan, ng kasaysayan, ang mga mamamayan. Nagkakaroon sila ng isang isip, isang diwa at isang puso. Naiisa ang pinagbulan nila, iisa ang kanilang patutunguhan. Kaya ang kasaysayan, tulad ng ginawa ni Mariano Ponce, ni Jose Rizal, ang kanilang kagustuhan ay hindi lang magsabi ng katotohanan, kundi ipagkaisa ang bayan. Yan ang nakikita kong papel ng kasaysayang pangmadla na sana ito ay hindi gawin, hindi gamitin upang baluktutin ng kasaysayan, kundi upang pagkaisahin tayo sa isang pagkukwento na nakabatay sa mga ebidensya at katotohanan. Yan po ang kailangan nating makita dito. Okay? Sige po, itutuloy ko po. Si Andres Bonifacio, no? Ay na-inspire ng sinulat na ito ni Gat Dr. Jose Rizal. Kaya gumawa din siya ng sarili niyang mga sulatin. At nakakatuwang isipin na si Andres Bonifacio, bagamat siya isang Indio, no, ay nakapagbasa ng mga aklat ayon kay Pio Valenzuela na kanyang kaibigan, Dr. Pio Valenzuela. Ilan sa mga binasa ni Andres Bonifacio ay ang Count of Monte Cristo at mga iba pang akda ni Alexander Dumas. Ganon din ang Judio Errante o The Wandering Jew. No? Gayon din ang The Ruins of Palmyra, no, na ni Bolny, na isang akda ukol sa kabiasnan ng mundo. Nabasa niya rin ang kwento ni Jean Valjean, Los Miserables, ni Victor Hugo. Ganon din ang French Revolution. At ang kwento o historia biografika de los presidentes de los Estados Unidos. Ang Revolusyon Pransesa ay nabasa niya rin. So anong ibig sabihin nun? Dahil sa pagbabasa ni Andres Bonifacio, na-realize niya na kahit siya'y Indio na ipinanganak, hindi siya kailangan mamatay na Indio. Pwede siyang pwedeng lumaban ng bayan at magkaroon ng kalayaan. Nakita niya yan. So, ibig sabihin, ang pagbasa niya ng aklat ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kaya nga ang pangalan niya sa Katipunan, May Pag-asa. Ha? May Pag-asa. Kaya kung titignan mo, no, itong tatlong pangunahing Katipunan, no? Andres Bonifacio, Emilio Cinto, at Dr. Pio Valenzuela,
No? Silang nagtaguyod nung printing press ng Katipunan. Una, donasyon niya ng dalawang OFW mula sa Australia na taga-sisid ng Perlas. No? Si Candido Iban at Francisco del Castillo na mula sa Panay. Ano? At binigay nila ang pera nila na napanalunan sa loto. At ito'y binigay nila at nagkaroon ng printing press at nagkaroon ng pagkakataon ng tatlong Katipunan na ilathala kanilang mga sulatin sa Diyaryong Kalayaan. Sa Diyaryong Kalayaan. At itong mga sulatin na ito, tulad ng ang dapat mabatid ng mga Tagalog, ang siyang nagbigay ng framework sa bawat Katipunan kung ano ang kasaysayan ng Pilipinas. Tripartite view. Ano ang Pilipinas bago dumating ang Espanyol? Ano ang Pilipinas sa pagdating ng Espanyol? At ano ang Pilipinas pag ang mga anak ng bayan ay lumaban? At itong nagbigay ng pag-asa na ituloy ang revolusyon ng mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng 1896 revolution, eventually, ang mga Pilipino ay lumaya sa mga Espanyol sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. Pero yan, yan ang kanilang mga ano, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Yan ang mga naging gabay nila. Ngayon, eventually, dumating ang mga Amerikano. Eto na nga, no? Dumating yung mga Amerikano at ginamit nila ang public school system upang magpalaganap ng mga aklat. Magpalaganap ng mga aklat na magtuturo ng kulturang Amerikano. Subalit, maagap ang ating mga manunulat. At anong ginawa nila? Aklat din ang kanilang ginamit upang bumalikwas sa masyadong mapanaklaw o hegemonic na kulturang Amerikano. Nandiyan ang banaag at sikat ni Lope Casantos. Nandiyan ang mga sinulat ni Pascual Poblete ukol sa kasaysayan ng Pilipinas, sa buhay ni Jose Rizal. Gayon din si Hermenegildo Cruz na sumulat ng Buhay ni Balagtas at ng Kartilyang Makabayan. Nandiyan si Antonio K. Abad. Sumulat sila sa wikang Filipino. Sa wikang Espanyol, nandiyan si Epifanio de los Santos, isang historiador kung kanino ipinangalan ang pinakamahalagang kalsada sa ating bansa, ang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Naging anak niya ang historiador na si Jose P. Santos, sumulat din sa wikang Filipino, wikang Tagalog, tungkol kay Andres Bonifacio at iba pang mga bayani. Gumawa din siya ng kasaysayang lokal, General Francisco S. Macabulos sa amin, ang unang bayani ng Tarlac mula sa aming probinsya. At ang kanyang asawang si Aquilina de Santos nagsulat sa Ingles, Tarlac's Historic Heritage. Ginamit nilang paglilimbag ang aklat upang ikalat ang kasaysayan ng bayan. Hindi ko nabanggit kanina na ang isang matindi na naging parang sobrang importante sa pagkakaroon ng aklatan sa Pilipinas ay walang iba kundi si Pedro Paterno. Alam niyo, kontrabida si Pedro Paterno sa ating mga historiador at kasaysayan. Subalit, meron siyang ilang magagandang ginawa. Lagi tayong nagpo-focus doon sa kanyang pagiging ambivalent. Ambivalent noong revolution at noong Philippine-American War. Subalit, itong si Pedro Paterno, ang kanyang iniisip, itanghal ang mga Pilipino. Itanghal ang mga Pilipino, ipakita na katulad na sila ng Espanyol. Ibang-iba yung isip niya kay Bonifacio, syempre. Pero dahil dito, nag-ipon siya ng mga aklat. At sumulat ng aklat. Sinulat ni Pedro Paterno ang unang nobelang Pilipino. No? Ang Ninay. Nauna pa ito kay Jose Rizal ng ilang taon, Noli Me Tangere. Sa Noli Me Tangere, by the way, yan, sa mga sinulat ni Rizal, sa mga sinulat ni na Pedro Paterno, sa mga kasaysayan, gumawa din siya ng kasaysayan, tinangka nilang o tumulong sila na itatagang bansa. Kasi dati, Ilocano, Bisaya, Kapampangan, yun ang tingin ng Pilipino sa kanyang sarili. Isa lamang tayong teritoryong kolonyal. Pero wala tayong damdaming makabayan, makabansa na nagkakaisa. Kaya pagka nanonood tayo ng Maria Clara at Ibarra ngayon, pagka si Sisay naghahanap na kay Crispin at Basilio, naiiyak tayo. Imagine ninyo yung napil ng mga nakabasa ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo.
kung anong damdamin ang kanilang naramdaman dahil nararanasan nila sa panahon na iyon ang kanilang binabasa. Dito mo makikita na nakatulong ang aklat sa pagbubuo ng bansa. Dahil sa mga aklat na ito, nagkaroon ng isang isip ang mga Pilipino at eventually nagkaisa sa himagsikan. Si Pedro Paterno naman ay patuloy na nag-ipon ng mga aklat at ang nangyari po, ang kanyang mga koleksyon po, eventually, no? Naging assemblyman si Pedro Paterno pagdating ng mga Amerikano, siya po ang gumawa ng batas upang maitatag. Kung di ako nagkakamali, ha, I can be wrong, ang National Museum at ang National Library ng Pilipinas sa Philippine Assembly. Oh? At ilang sa mga aklat sa koleksyon ni Pedro Paterno ay naging bahagi, nucleus, nung tinatawag natin na koleksyon ng National Library of the Philippines. Oh? Hindi ko alam kung nandun pa rin yun. Pero yan po yung nabasa natin sa ilang mga aklat, no, na sinulat ng mga kaanak ni Pedro Paterno. So, doon mo makikita na itong mga bayani natin, itong mga personalidad sa ating kasaysayan, may ambag, talagang nakikita nila yung halaga ng aklat. Oh? Bakit? Kasi if you want to kill a nation, you make the people stupid. Gawin mong ignorante ang mga tao. Baluktutin mo ang kasaysayan. Baluktutin mo ang kaalaman. Sapagkat ang pagbibigay ng impormasyon ay pagbibigay ng impormasyon at ng edukasyon ay gawain ng pakikipagkapwa-tao. Pag hindi mo yan, pag nambabaluktot ka, yan ay gawain ng pagiging talipandas. Yun po ang makikita natin. Kaya nga po, mahalaga din po yung ginawa ng mga revolutionaries. Sapagkat sila po ay nag-record ng kanilang mga sinulat ng kanilang mga ginawa sa pamamagitan ng mga aklat. Isa na po dyan yung ginawa ni Artemio Ricarte, Bibura, yung memoirs niya, Himagsikan ng mga Pilipino Laban sa Kastila. Eventually, may mga historiador na inipon ang mga kwento ng mga bayani natin tulad ni Saide, ni Agoncillo, at ng marami pang iba. At nagkaroon ng tinatawag na The Revolt of the Masses na sinulat ni Teodoro Agoncillo na nirentag, ha? Nirentag ito ni Simeon del Rosario. Nirentag kasi daw dahil cover si Bonifacio, ito daw ay nag-aasik paghihimagsik. At ang nakakatawa dyan, si Ramon Magsaysay din pinatigil yan. Dahil akala nila nagpapakalat ng komunismo. Huh? Yan yung nakakatawa dyan. Pero eventually si Magsaysay, di ba? Ang nangyari ay pinirmahan niya yung Rizal Law, kaya dumami rin ang mga akda tungkol kay Jose Rizal. Mga aklat tungkol kay Jose Rizal. At nagkaroon din ng pagdiriwang ng mga 100 taon, 100 taon ng pagkapanganak ni Rizal, pagkapanganak kay Bonifacio, yung 100 years. At nagkaroon ng maraming mga publikasyon dahil diyan. Ito ang ilan sa mga historians noon, no? Gregorio Saide, si Carlos Quirino, si Esteban A. de Ocampo, at si Horacio de la Costa, no? Na gumawa ng readings in Philippine history. Sila ay mga professional historians, pero may ambag sila dun sa public history o kasaysayang pangmadla. Ginawa nilang simple. May mga ginawa sila na ginawa nilang simple yung pagsusulat at pag-aaral ng kasaysayan, no? Pagbabasa ng kasaysayan. Isa na rin dyan, of course, si Ma'am Carmen Guerrero Nakpil, no? Na isang historian at naging chairperson ng National Historical Commission. At gayon din muli ang mga textbook History of the Filipino People ni Agoncillo at Guerrero. Nandiyan din yung Philippine Society and Revolution ni Amado Guerrero na tripartite view. Nandiyan ang mga sinulat ni Renato Constantino na kinwestiyon ang ilan sa mga bagay sa ating kasaysayan, Veneration Without Understanding, A Past Revisited, at The Continuing Past. Kasama niyang sumulat dyan si Leticia R. Constantino, ang kanyang kabiyak. At maging ang mga alagad ng literatura ay hindi napigilan na makisausao sa kasaysayan at gumawa ng mga kumikiliting mga akda sa ating imahinasyon tulad ng A Question of Heroes ni Nick Joaquin na malamang ay sinulat niya, no, habang tumutungga ng San Miguel Beer. Sino po ba ang nagsabi na hindi daw nagbabasa ang mga Pilipino?
Sino bang nagsabi? Alam nyo, yan yung kailangang liwanagin sapagkat sabi ni Patricia May B. Jurilla, ang mga Pilipino ay nagbabasa. Pero problema, marami sa ating mga akda ay nakasulat sa Ingles. Ang mga Precious Hearts romance na tulad ng ginawa ni Marta Cecilia, yan po ang mga tunay na bestseller. Daang libo ang mga naging mga sales, daang libo ang naging mga kopya na nag-circulate nitong mga aklat ng Precious Hearts. Na nakasulat sa simpleng wikang Tagalog at may halong Ingles. Oh? Yan yung makikita natin dyan. Oo. Thank you po, no? Salamat. Malapit na. At ito po makikita natin ang Pilipino ay talaga nakakapagbasa po. Sila yung nagbabasa ng mga aklat. Pero dapat ito'y nasa wikang naiintindihan nila. Kaya nga malakas ngayon yung Wattpad. Malakas yung Wattpad ngayon kasi yan ay naiintindihan ng mga bata. No? Isa din sa mga nilalako noon sa aming paaralan ay yung mga aklat Adarna. Dati 20 pesos lang yan, i-check mo yung gusto mo. Ang lahat po ng chine-check ko sa aklat Adarna, hindi yung mga kwento ng pambata. Ang chine-check ko po yung mga kwento ng mga bayani natin. So yun dyan ko po unang nabasa, Jose Rizal, ang kwento ng Intramuros, ang mga bandilang Pilipino, ang mga pangulo natin. Noong ako ay nag-aaral sa Tarlac First Baptist Church School. Kaya marami akong nabasa na ginawa ni Almario, ni Rene Villanueva, no? Na nabuo sa aking kaisipan ang kwento ng aking mga bayani. No? Mula sa aking paaralan, Tarlac First Baptist Church School. Kaya nga kung titignan nyo, sumulat pa ako nung grade 2 ako, no? December 16, 1992, sinagot ako ng Philippine Bible Society dahil humihingi po ako ng Biblia. Ang sabi nila, hindi kami namimigay ng Biblia sapagkat kami nagbebenta ng Biblia. No? So bumili ka boy, yun ang sabi sa akin, Philippine Bible Society. So ngayon po, lagi akong bibili dyan. Ano? Tapos eto po, no? Makikita ninyo, ang ilan sa mga ano, lumang aklat ng lola ko. Yan ang mga lumang aklat ng lola kong school teacher, ang mga naging unang aklat ko. 1990s na ho ito. At dati ho, nung ako'y natutong tumawid, kasi yung school namin, TFBCS, Tarlac First Baptist Church School, nasa harapan po nitong public library ng aming probinsya. Yung Carlos P. Romulo Memorial Library and Museum. Nung natuto na akong tumawid, nung hindi na ako takot tumawid, grade 3 ako. Grade 3 na ho akong natutong tumawid. At ang una kong pinuntahan ay ang library. Binisita ko ito recently, 1993, nung panahon na iyon. Ito po si Carlos Romulo. Ito po yung staff na noon, ay staff na rin yata noon yung ilan at kasama si Ma'am Rochelle ng pamantasan ng lusod ng Valenzuela Library. No? Ayan po, no? Yung mga upuan, yun pa rin yung inupuan namin nung kami ay bata pa. Naroon pa rin. No? Ito'y 2019 nung ako'y bumisita. Umupo ulit ako kung saan ako umupo noon. At isa po sa hinihiram ko noon, isa sa una kong hiniram sa library na yan, ay yung Ninoy Aquino, The Willing Martyr. Kaya eventually po, ako po ay nahilig sa pagkukwento tungkol sa batas militar at people power. Dahil sa aklat na ito. Grade 3 po ako, ha? Ito po ang tinitira ko. No? Nung ako ay high school na, sinulatan ko po si President Ramos at humihingi ako ng autograph. Hindi ako nabigyan ng autograph kasi busy daw siya, pero binigyan ako ng libro na pamphlet, Portraits of the President. Eventually, napapirmahan ko rin sa kanya at madami rin pirma akong nakuha na sa kanya. No? So, sa library ng eskwela namin, merong magandang libro si Feliz Prudente Santa Maria, In Excelsis. Coffee table book ang tawag dyan. Napaka-kulay, napaka-buhay na buhay yung kasaysayan. Sabi ko, ang ganda nito, pero hindi ka makakabili niyan kasi 4,000 ang presyo, no? Nung bata ako, Pete, naglalaway lang ako na tinitignan niya. So itong kwento na ito ay kwento rin kung paano na eventually nakabili rin ako nung ako ay nagtuturo na nitong mga aklat na ito, no? Pero makikita nyo, no, noon, nung una kong pagbisita sa Fort Santiago, nakabili ako ng Great Life Series. No? Great Life Series na nagturo sa akin ng buhay ni Rizal at ng iba pang mga bayani. So yan, hanggang paglaki ko, talagang
hindi ko makakalimutan eh. Yung Great Live series na yan. At noon din, around that time, nabili ko yung Lolose sa Intramuros. Yung Lolose na talagang dyan ako natuto ng buhay ni Rizal mula sa perspective ng pamilya. So, yung nanay ko, tatay ko, binibili nila ako ng mga libro. Kahit na masakit sa kanilang bulsa. Hindi naman nung kami napakayaman, middle class lang. Pero yan, hawak ko po yung libro tukol kay John Paul II. So, nung mga panahon na yon, 1990s nga, ito na yung panahon ng mga sentenaryo ng pagkamatay ni Rizal, ng revolusyon, ng kalayaan. No? So, naging interested talaga ako, no? Sa kasaysayan. Nung grade 5 nga ako, nabili ko yung aklat na Looking Back ni Ambet Ocampo. No? I know, not Looking Back. Later yan, yung Rizal Without the Overcoat. At dahil dyan, nakita ko essays, natuwa ako. Wow, public history yan. No? Ibig sabihin, history to pero ang hindi siya boring, parang exciting. Kaya doon ako nag-decide, isa sa mga nagpa-decide sa akin na maging historian. Kung titignan nyo, bata pa ako, nagtangka din ako gumawa ng mga libro. Sumulat din ako ng mga manuscripts sa mga notebook, ginawa ako scrapbook, gumawa ako ng narratives, drawing ako. Oh? At eventually, lumaki yung aking koleksyon. Oh? Hanggang sa lumaki, nang lumaki, na yung bahay namin, wala na akong sala. Wala na akong sala. Tapos, nung nasa Maynila ako, hindi lang yung libro sa bahay, may libro pa ako sa Maynila. So, dumami o. Alam nyo, pag nag-ipon na ako kayo ng libro, space is the problem. Oh? Space. Space is the problem. Pero dahil po sa mga aklat na yan, minsan hindi na ako naistorbo na pumunta sa library. Dahil nakapag-ipon tayo, napadali po yung aking mga ginawa. No? Halimbawa, ito pong pagiging consultant ko ng ilang aklat, What Kids Should Know About Andres and the Katipunan. Nagawa ko yan dahil meron tayong mga sources na sarili natin. Oh? Nandyan din yung halo-halo histories na malaganap ngayon sa mga bata. Nakapagsulat ako ng aklat na Bonifacio ang unang pangulo, no? Kasama si Dr. Mila Guerrero. At eventually, nagkaroon din ng aklat na Bayani Biographies para sa mga bata. Kasi yun ang sinabi ni... Marami nang nagsusulat para sa matanda. Sabi ni Rene Villanueva, kayong mga historiador. Kayo na may sumulat para sa mga bata. After 2 weeks, namatay po siya. No? So, kaya po, yan po ang ginagawa ko. Nagkukwento ako ng kasaysayan para sa mga bata. Nagamit ko yan sa 640 episodes ng Showtime na makikita po ninyo sa YouTube. May catalog po tayo na nasa showchua.net na pwede nyo tingnan kung anong mga episodes ang pwede nyo mapanood. No? Pinagamit po ng mga bata yan ngayon. Visual na ho. Ito na yung bagong libro, Public History ng mga bata. No? Video, online course, no? Programa sa telebisyon tulad ng History with Lord, no? Teleseryeng Ilustrado at Katipunan. Gayon din, nagsulat din tayo sa mga magazine. So ito po, dahil sa may mga aklat tayo, no? Madali ko pong nagawa itong tinatawag na work of public history. No? Ang pagkakaroon ng mga websites, so paggawa ng mga websites at mga online articles, gayon din ang work of heritage o pangangalaga sa heritage. Ay nagawa ko rin dahil sa mga aklat na yon. Na dati pa ang nanay ko, parang umiyak siya kasi bumili ako ng maraming libro nung ako'y nanalo ng essay writing contest. Pero eventually, minahal niya rin yung aking mga libro. Oh? Kasi yun po ang naging paraan para ako po ay magkaroon ng maliliit na tagumpay sa kasaysayan. Subalit, nung 2019, August 26, National Heroes Day, nasunog po ang aking mga aklat sa tarlac. Oh? Nasunog po ang ilan sa aking mga aklat. Oh? Kung alam mo po ang natira, ito po ay sinalvage at ang marami sa mga ito ay niloan ko po. Ngayon po ay matatagpuan sa pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela o PLB Library. No? At ang ginawa po, inalagaan po yan ng PLB Team Aklatan, Rochelle Silverio, no? At ang kanyang mga kasama. At ngayon makikita nyo talagang naingat na ingat. Itatapon na sana dahil nangingitim, luway-luray na, pero kanilang binigyan ng bagong bihis at yan po ang ginagawa ng mga librarian natin. Kaya pala nilang iligtas ang mga sima-sima ng libro. Kaya mahalaga yung kanilang ginagawa.
Mahalaga din ang ginagawa. At ito naman yung role ng National Library of the Philippines. Liban sa mga aklat na kanilang pinapahiram at pinapabasa at iniingatan, yung tinatawag nating rare manuscripts ay iniingatan din nila mula sa ating mga bayani. At minsan ini-exhibit tulad ng exhibit ngayon. Madalang lang ang ma-exhibit na to, hindi yan madalas. 2011, nagkaroon ng exhibit para sa 150th birthday ni Rizal. Si Ma'am Maricel Diaz ang nag-tour sa akin noon sa mga koleksyon ng mga manuscripts ni Jose Rizal. At eventually po, ang mga team natin doon sa National Library of the Philippines Rare Manuscript Section ay ipinakita sa atin ang mga iba't ibang mahalagang manuskrito ng kasaysayan na nagbuo sa ating bansa. Ang mga nobela ni Rizal, ang mga sulat ng ating mga bayani, ang deklarasyon ng ating kalayaan. Kung wala po sila at hindi nila ginagawa ang kanilang ginagawa, sino po ang magsisinop nitong mga alaala na ito ng ating pagkabansa? Ito pong mga dokumentong ito ang nagtatag ng ating bansa. Kaya bisitahin po natin ngayong buwan na ito ang mga manuscripts na ito na nasa lobby ngayon ng National Library of the Philippines. Ngayon po, meron na tayong mga e-books, pero hindi yung mawawala ang libro. Alam nyo, nakakalungkot na isipin na mas marami nga tayong mga tinatawag na impormasyon na makukuha sa online, e-books. Pero ang nakakalungkot, sa sobrang dami, nalilito na tayo kung ano yung tama o mali. Yan po. Kaya ho, hindi na ho sapat na magturo lamang tayo ng kasaysayang pangmadla. Hindi na po sapat na maglapit lang tayo ng kasaysayan sa ating mamamayan. Kailangan ho ay gamitin natin ang mga aklatan. Dito na ho papasok yung special programs. Ang aklatan ay hindi lang nagpapahiram ng libro. Ang aklatan ay pwedeng maging lugar para mag-usap-usap tayo. Ano ba ang tama o mali? Ano ang ebidensyang maganda o hindi? Ano ang tatanggapin natin sa mga katotohanan ito? Ano ang kasinungalingan? Paano natin yan ay maaari nating pag-usapan sa aklatan. Maraming ginagawang National Library of the Philippines at iba't ibang mga aklatan na mga malikhaing mga paraan upang pagpatuloy ang pag-uusap natin. Sapagkat tatandaan po natin, kapag tayo po ay nagpapalaganap ng kasaysayan kung saan matututo ang bayan, na kung ano ang pagkakamali ng nakaraan at kung ano ang kadakilaan ng kanyang lahi, yan po ay gawain ng pakikipagkapwa-tao. So mga kaibigan, bilang pagpupugay sa lahat ng mga librarians at mga alagad ng library science at lahat ng mga kawani ng library science, gusto ko pong i-emphasize ang salitang kawani na nagsalita na galing sa salitang wani. Wani ay nagbibigay ng paglilingkod ng walang inaasahang kapalit sa lumang wika ng ating mga ninuno. Ang wani ay pinagmulan ng salitang bayani. Bayani. Kaya ang bawat kawani ay isang bayani. At ang ginagawa po ninyo, ang mga aklatan ay hindi nagpapalaganap ng disinformasyon. Ang mga aklatan ay hindi nagpapalaganap ng pambabaluktot sa kasaysayan. Ang mga aklatan ay hindi nagpapalaganap ng prejudice o ng diskriminasyon sa anumang paniniwala. Ang aklatan ay simbolo ng pagiging bukas ng ating bayan sa mga iba't ibang paniniwala. Ang bawat empleyado ng aklatan ay isang bayani na nagtatanggol at isang bayani na gumagawa ng gawain na pakikipagkapwa-tao. Muli, marami pong salamat at mabuhay tayong lahat. Talagang hindi mababatid ang ating mga topic ngayong hapon sa ating dalawang invited speakers. Gusto ko lang sabihin kay Professor Shao Chua na
Pag magbasa. Opo, ayan. So, ngayon po, padako po tayo sa ating open forum. Meron na po kami mga nakolekta na mga katanungan mula po sa ating mga participants sa FB Live at maging dito rin po sa ating Zoom. So, kung meron pa rin po kayong mga katanungan, maaari po kayo ang ating raise hand button kung gusto nyo pong magtanong sa ating mga invited. So, ini-invite po, ay, nandito na pala, si Dr. Wenz and si Professor Saudula. So, sa una po nating tanong, ito po ay galing po kay Sir Danny Boy Pata, isa po siyang participants mula sa ating FB. Ito po ay pareho pong address po sa inyo, Dr. Wensley and Professor Shao Tua. Ang tanong niya po ay, mayroon pa bang halaga ang silid aklatan sa kasalukuyang panahon kung saan namamayagpag ang paggamit ng internet? Ah, sige, Sir. Ay, Dr. Wensley po. Muna. Sige po. Isang napapanahong tanong, no? No? Una, ang issue ng internet ay accessibility. No? So, hindi lahat ay may access sa internet, no? Yung iba ay kailangan magbayad, bagaman may tuturing na may movement ngayon for free wifi, no? Para lahat ay may access. Pero sa panahon natin ngayon, mahalaga pa rin ang mga silid aklatan. Kasi may mga tao, no, na wala nang access sa internet, pero may access naman sila doon sa locality. At ang una talagang pinupuntahan ng mga tao, kung sakali man na magre-research sila, bagaman internet ang unang i-google, sabi yung ginagamit nga natin, i-google mo na lang, no? Pero kailangan pa rin natin ng guidance ng totoong tao, gabay. At ang ating mga, ako, malaki ang utang na loob ko sa mga librarians, no? Particularly pag may hinahanap ng mga sources na hindi pwedeng ibigay lang ng simple Google search, no? So, yung mga librarians natin, kabisado nila lahat ng collection, magbibigay sila ng mga best na sources na pwedeng makatulong kasi meron kang historical question na gusto mong masagot, no? At itong mga librarians natin, at itong mga libraries natin, no? Isang profession na nagpapatuloy dahil sa ating kaalaman nga ang aklat talaga ang isa sa pinakamahalagang bagay sa isang sibilisasyon. So, diniscuss ka ni Sir Shao kanina ito, no? Na yan ang ano, eh, no? Yan ang pinaka, kumbaga, dyan kumbaga, sinasabi natin, nakaukit ba sa bato? Hindi, nakasulat sa aklat, no? Yung ideya na ito'y nakasulat sa aklat, ang laking bagay na ito, na nakakausap natin yung mga ideya dati na bubuklat natin, nababasa natin, no? Nabibigyan tayo ng mas malaking perspective sa mundo. So bilang kasagutan sa tanong, sa kabila ng pamamayagpag ng internet, issue ito na accessibility, pero ako'y naniniwala, no, na ang silid aklatan bilang isang physical na espasyo kasama ng ating mga librarians ay napakahalaga sa kasalukuyang panahon. Maraming pong salamat. Ayun, maraming salamat, Sir Wenz. Ano? Sir Wenz, ano, susugan ko lang yung sinasabi mo. Alam nito ni Wenz kasi kanina, yun yung kanyang sinabi sa unang bahagi ng lecture niya. May copyright laws po tayo. So, hindi po totoong lahat nasa internet na. Di ba, Wenz? No? Marami sa mga aklat ngayon ay hindi mo ma-access sa internet. Especially because of this internet law, copyright law, kailangan mong bilhin. Ako po, mabagal magbasa, ma'am, Marbilin. Mabagal ako magbasa. Very visual ako eh. Yung lola ko kasi, yung encyclopedia noon, nung grade 2 ako, pinadala niya kami galing Canada. No, lumang encyclopedia, 1957. Pero dami kong natutuhan kasi ang daming picture, tapos may caption. Saka lang ako natuto na magbasa nung text. No? At hanggang ngayon, hirap na hirap ako magbasa ng nobela. Sa totoo lang, yung Noli Metangere, hirap na hirap akong basahin yan. No? Kahit suot-suot ko siya. No? Pero ang nangyari kasi sa akin, yun na nga, no? Kaya ako bumibili ng libro. Eh, pag bumibili ka ng libro, ang problema mo, espasyo. Una, gastos. Halimbawa, ngayon, may mga online seller.
kahit, hindi ba sabi ko nga, huwag niyo akong ilagay sa book sale. Huwag niyo akong ilagay sa book sale kasi, ano, bibili lang, gagastos lang ako. No? Eh, may online seller na. Sinusundan ka na sa cellphone mo. I-message ka pa. Eh, meron akong bagong ganito. Naku, wala. Wala na. Gastos-gastos ka. Plus, space. Alam niyo po, kaya niloan ko yung aking collection because of the space problem. Ito kinakwento ko lang, hindi lang para magmayabang, ano? Pero, para maisip ninyo na kung pwede, huwag kayong masyadong mag-hoard ng libro na hindi nyo naman mababasa. Kasi, unang, magagalit sa inyo pag kayo'y nag-asawa na, yung asawa ninyo. Magagalit sa inyo yon. So, ang aklatan, dahil sa ganyang mga sitwasyon, una, you cannot collect everything. Two, magastos sa space. I have to rent a whole house just to house my books now. Now, wala sa akin. Na malayo sa akin. So, yun yung problem, ma'am. Marbilin. So, ito yung sinasabi ko. Dito mo makikita, wala lahat sa internet. There are things that I still do not see in the internet na nasa libro. Buti na lang, may libro tayo. Pero hindi naman lahat katulad ko at magiging katulad ko na meron means para bumili. Kaya ang laki ng service na ginagawa ninyo na librarians. No? Kasi, at saka ito yung akala ninyo. Alam niyo ba yung mga libro na mga international books na binibili sa kahit sa book fair? Ang mamahal Wens eh. Yung mga Routledge na yan. Utsa, hindi ka makakabili pag ikaw ay ordinaryong tao. Ako, 10,000 pesos. Ang makakabili lang, library. Kaya, maraming salamat sa mga librarian kasi hindi na namin kailangan bumili. Pupunta na lang kami sa library. At doon, kaya ako masaya. Doon sa Romulo Library, nakita niyo yung picture doon sa Provincial Library. Hindi na siya masyadong maganda ngayon. Kaya si Governor Susan Yap, i-renovate na yan. Maraming salamat, Governor Susan. Ha? I-renovate mo yan. Pero kahit na medyo hindi na maganda yung building, ang dami pa rin estudyante. 2019 yun, ha? Bumalik ako recently, 2022. Pumupunta na yung mga bata. Alam mo, tumatambay lang sila doon, nagbabasa ng libro. Wow! Wow! No? Hindi mawawala ang relevance na ginagawa ng mga librarians at ng libraries natin. Ma'am, dagdag ko lang po, no? Isusugan ko, i-ano ko po. Ito ay sinagot ko sa chat din, no? Totoo po yun, sinatama po si Sir Xiao doon, no? Na may mga sources na available lamang physical copy, no? Lalo na kapag ano eh, local history. Lalo pag nag-search ka sa mga locality, ang lungkot niyan. Kasi yung webpage nila, yung homepage lang, 1 paragraph lang tungkol sa buong kasaysayan ng isang bayan o isang probinsya, no? Eh hindi mo makikita to kapag ano eh doon ka lang magbabasa. So importante po talaga na yung mga lead affect available sa internet. Bigyan ko lang po kayo ng isang experience, no. Lagi ako naghahanap ng local itong ko sa tatago nandoon sa school doon sa maliit nilang museum na mini library, no. Tapos yung old pictures na to doon sa barangay namin na never ko pa pong nakita sa internet. So nung nakita ko ito, sabi ko, wow, grabe naman yung pag-iingat ng ating mga guro at mga librarians na para lang reserve itong page din. So
Isang hapon po mula sa Valenzuela City Library. Kadalasan, kapag libro ang batayan sa usaping kasaysayan, sinasabi nila na fabricated po ito o bias sa kung sino ang sumulat. Paano po natin mareresolba ang mga ganitong klase ng pananaw na siyang nagiging dahilan para ma-invalidate ang ilang mga argumento na galing o batay sa mga librong nababasa? Professor Saltsua Pumun. Ito ay totoo o hindi. At sa proseso ding ito, makikita natin na ang ating mga historiador, no, ay kahit paano nagdidebate din eh. Kasi sabi nga natin, hindi naman absolute, hindi naman laging yun na yun na kaagad. No, iba, linawin ko lang po ha, iba talaga yung intentional na mamaluktot ng kasaysayan doon sa for the moment or for this period, ito yung available na source. Kasi iba po yun eh, no? So sabi nga natin, and I would like to mention this now, we commit mistakes for factuality. Pwede ngayon, ito yung available na data. Kaya ito yung ating naratibo. Pero after 10 years, 15 years, may mga lilitaw na bagong datos na nagbibigay linaw, no? At ito yung pagwawasto doon sa mga dati nating alam. No? Halimbawa, yung height ni Rizal. Di ba nakakatuwa yan, no? For the longest time, 4'9 ang alam natin tungkol sa height of Rizal. Until such time, meron na tayong dokumento ngayon na nagpapatunay na hindi ito yung dating pinaniniwalaan natin. So, ibig sabihin, ang history, may aspekto na ito ay agham. At ang agham ay patuloy sa pananaliksik, patuloy sa pag-alam ng katotohanan, at sa halip na tanggap lang tayo ng tanggap kung ano yung dyan, no? Hindi ko naman sinabi na huwag maniwala sa eksperto. Meron tayo dapat, pero hindi kasi bago naman sila ni eksperto, ay dumaan naman sila sa sangkatutak na training. Ngayon naman po, iniimbitahan ko po si Professor Chau Chua. Muli ang Komite ng Aklatan at Serbisyong Pangkabatiran, Pambansang Aklatan ng Pilipinas, ay ginagawad ang sertipiko ng pagkilala kay Professor Michael Charleston D. Tua sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at kasanayan bilang tagapagsalita sa webinar na pinamagatang Aklatan at Pamana ng Bayan, Talakayan sa Gampanin Aklatan sa pagbuo ng kasaysayang lokal at pangmadla, nakabilang sa mga aktibidad sa selebrasyon ng 32 taon ng buwan ng serbisyong pang-aklatan at pang-impormasyon. Iginagawad ng yung 19 Nobyembre 2022 sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas, PM Calaw Street, Ermita, Manila, nilagdaan ni Cesar Gilbert Q. Adriano, Director 4 ng Pambansang Aklatan Pilipinas. Maraming salamat po. Yan. Thank you, Te. Thank you po. Ang bago po tayo magpapos, maaari po pang maimbitahan ng lahat. Kasama po ang ating... Iimbitahan po namin ang aming mga speakers. Kasama po si Pamparicel Orenya, ang aming overall chairman. Kasama po ang Sir Jonathan Santos, ang aming operations chairman po, at ang aming mga LISM committee para po sa isang photo op. Asan na? Ayan, mag-ayos-ayos po muna tayo. Okay. Okay. 1, 2, 3. Tap.
Okay, next naman po, pabukas po ang mga camera ng ating mga participants. Kung maaari po, palit. Yan. So, hindi ko po alam kung nasaan po kayo, ano,